sa ating mga balitang pang-consumer at kaalakalan po naman. Abay, epektibo ngayong araw na naman po. Dagdag singil sa presyo ng petrolyo. Epektibo ngayong umaga, tataas po ng 75 sentimo, hindi niya paginawang piso, ang presyo po ng diesel. Habang 40 sentimo naman per liter ang taas presyo po sa gasolina at 85 sentimos naman sa kerosene. Ito na ay kalimang sunod na linggo ng dagdag singil sa gasolina at pangalawa sa diesel at kerosene. Nauna po sinabi ng Energy Department na dahil pa rin ito sa lumulubang sigalot sa gasa. Lagi may dahilan sila. Samantala, sinimulan na ang paghuhukay sa North Avenue Station, Quezon City na magiging bahagi ng Metro Manila Subway. Umaasa ang gobyerno na matatapos nila ang konstruksyon sa loob ng 5 taon. Yan ay sa kabila ng right-of-way issues o yung pakikipagnegosasyon sa mga residente, negosyo at opisinang dadaanan ng tren. Mayroon kasing mga homeowners na tutol sa pagdaan ng subway sa ilalim po ng kanilang mga bahay. Bukod pa nga dyan, nakita rin ng DOTR na tatamaan din ang isang gusali na hindi lang pagmamay-ari ng Education Department, kundi nakalista pa bilang isang heritage site. Isa raw sa mga kinukonsidera ng DOTR ang expropriation. Sa pamamagitan po niyan, dadaan sa legal na proseso ang pagkuha o pagbayad sa mga apektadong ari-arian. Pero nilinaw ng DOTR na ito ang kanilang huling opsyon para matugunan ang mga balakid sa proyekto. Sana po yung sinasabing heritage site ay pag-aralan mabuti kung maaari pa po itong mailigtas. Ano po? Yung nga lang po, sana. Sisimulan po naman ngayong araw ang pamamahagi po ng mga plastic driver's license cards sa buong bansa. Ito nga po'y kasunod ng pagdating ng dagdag na 600,000 plastic cards sa LTO kahapon. Ayon po kay LTO Chief Vigor Mendoza II, ito'y bahagi ng 3.2 milyong piraso na kanila pong na-order. Meron daw hong darating din na supply sa mga darating na linggo. Inaasahan po makakatulong nga ito para mabawasan ang backlog ng ahensya sa driver's license. Umakyat sa $2.65 billion ang cash remittances sa Pilipinas noong Pebrero. Base sa datos ng Bangko Sentral, mas mataas ito ng 3% kumpara sa $2.57 billion noong February 2023. Dahil daw yan sa paglaki ng ipinadalang pera ng mga land at sea-based overseas Filipino workers. Sa US daw galing ang pinakamalaking bahagi ng remittances. Sinundan niya ng Singapore, Saudi Arabia at Japan. Nakakatulong ang pera na ipinadadala ng OFW sa consumption ng mga Pilipino na siyang may pinakamalaking ambag sa pagpapalago ng ekonomiya. Kinwestiyon po naman ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC ang petisyon ng Public Estates Authority Tollway Corporation o PEATC kaugnay po ng Cavitex. Ang PEATC ay subsidiary ng Philippine Reclamation Authority o PRA. Sa pamamagitan po ng kanilang petisyon, humihingi sila ng writ of mandamo sa Court of Appeals para imando o imandato ang pribadong kontraktor na ibalik sa gobyerno ang operasyon ng Cavitex. Sa ngayon kasi, hawak ito ng isang unit ng MPTC sa pamamagitan po ng joint venture kasama ang Philippine Reclamation Authority. Pero sabi po ng MPTC, hindi naman daw dumaan sa tamang otoridad ang naturang petisyon. Giit ng kumpanya, dapat po'y pinangalanan din ng PAETC ang parent company nito sa petisyon, lalo pat hawak din daw naman ito ngayon ng PRA. Wala rin daw hong otoridad si PAETC, Officer in Charge Juscoro Esteban da Junior na maghain ng petisyon. Wala rin naman daw hong nakuhang endorsement ang PAETC mula sa Office of the Government Corporate Council para po sa kaso. Ang opisina niyan ang dapat na kasing humahawak sa mga legal interest ng mga government-owned and controlled corporations gaya po ng PAETC. Dismayado rin po daw ang MPTC na idiniretso ang issue sa hukuman. Ilang beses daw kasing inimbitahan ng MPTC ang ahensya na makipagdialogo pero ito po hindi tumutugon sa kanila pong pakiusap. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.